Good morning and Happy New Year sa inyong lahat. Salamat po at nakita-kita ulit tayo sa umagang ito, second Sunday of the year. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, na binigyan niyo kami ng pagkakataon na makinig muli ng inyong mensahe para sa taong 2022. Kayo po ang mag-take control sa bawat isang nasa loob ng tahanan. Tanggalin niyo po lahat na magiging hadlang sa pakikinig ng iyong salita. Kayo po maging speaker namin, mangusap po kayo sa amin. Turuan niyo kami kung anong dapat baguhin sa aming mga pag-uugali sa aming pamumuhay nang kayo po ay mabigyan namin ng kapurihan. Kailangan ka namin na maunawaan namin ang inyong salita, na ito'y maging daan upang kami lumago sa aming pananampalataya. Manguna kami, manguna po kayo, banal na Espiritu, sa aming pakikinig na yung salita. Take control, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Napag-aralan natin sa James chapter 1 last year ang tungkol sa pananampalataya ng tunay na Kristiyano ay daan sa pagsubok at tukso. Sa James chapter 2, ay hinimok ang mga Kristiyano na isaalang-alang ang mga panganib ng kasalanan at umiwas sa personal na pagkiling o pagtatangi ng tao. At pinaalalahanan tayo na ang pananampalatayang walang aksyon o walang ginagawa ay isang patay na pananampalataya. At sa chapter 3 naman ay tungkol sa Kristiyanong lumago ay kailangang mag-ingat o maingat sa paggamit ng mga salita na merong karunungan. Sa chapter 4, 1 to 12 ay tungkol sa dila ng tao at advice ni James na disiplinahin ang nakakatakot na dila natin sapagkat napakabigat na kalaban ng dila. At dito sa chapter 4 na ating pag-aaralan sa umagang ito, verses 13 to 17, ay nakatuon sa halimbawa ng mga ngalakal o businessmen na nagplano para maging matagumpay. Pero hindi niya kinikilala, hindi siya umaasa sa ating Panginoon. Sana lahat ng ating mga manggagawa, pati kami mga pastor, o lahat ng mga nagtatrabaho, may mga business, umasa tayo sa ating Panginoon. Siya ang ating pag-asa. Kaya pag-aaralan natin ito kung paano natin mapaglalabanan ito at magkaroon ng isang matatag na pag-asa sa ating plano at ito'y matupad ngayong 2022. At ang Panginoon Diyos ay mabigyan natin ng kapurihan. Isang katotohanan o isang kalokohan na hindi natin papansinin ang katotohanan ng wala tayong alam sa mangyayari sa atin ngayong 2022. Ang ating buhay ay maiksi at may hangganan. Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo dapat gumawa ng mga plano. Sa halip, dapat tayong laging gumagawa ng mga plano na alam natin na maari lamang tayong magtagumpay kung papayagan ito ng Diyos. Kung gagawin mo ang iyong plano ng may pagmamalaki at may kayabangan at padalos-dalos na paggaway, walang kahihinat na ito. Ayon sa Proverbs 21:5, ang mabuting pagplano ay pinakikinabangan. Ngunit ang dalos-dalos na paggaway, walang kahihinatnan. Proverbs 16:3, basahin po natin. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gawain, ang lahat ng iyong gagawin, at magtatagumpay ka. Sa Proverbs 16:9, ang tao ang nagpaplano, ngunit sa Panginoon ang kaganapan nito. Totoo yung Panginoon, mga kapatid. Plano tayo ng plano, pero ang Panginoon pa rin ang siya magdidesisyon at magaganap ito
ayon sa inyong kalooban kung ating isusuko ang ating mga plano. Sabi naman, ito, marami nakakamemorya nito. Jeremiah 29:11. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ang pagpaplano ay isang napakahusay na ugaling dapat gawin para magamit ng tama ang talent, time at treasure. Ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng ministries natin dito sa AGMC, sa Amazing Grace Mission Church San Mateo, ay nagpaplano tuwing November para sa susunod na taon. Ayon nga kay Winston Churchill, he who fails to plan, plans to fail. Siya na hindi nagpaplano, ay nagpaplanong mabigo. Kaya magplano po tayo. Kung estudyante ka, nagpaplano kang mag-aral ng mabuti para mo maabot ang goal at meron ka rin plano na tumulong sa gawaing bahay. Gigising ka, pagising mo, sisiguraduhin mo, magagawa mo muna ang iyong personal devotion sa Panginoon para gawin mo ang anuman ang gagawin mo sa susunod na oras o minuto. Nagpaplano ka rin kung anong oras ang iyong personal devotion. Pagbasahin, pagbabasa ng Biblia, sunod-sunod, saan ka na magbabasa, alam mo ba, nakahanda ba yung iyong personal devotion? Pinagplanuhan mo dapat yan. At ang pagbabasa ng Biblia, huwag maging tabad at puro mobile games ang gagawin. Membro ka rin ng pamilya na merong responsibilidad. Gawin mo yung kaya mong gawin sa loob ng tahanan para masabing member ka ng iglesia o membro ka ng inyong tahanan. Kung nanay ka naman, naalala ko noon si Pastora Manang Dorcas, meron siyang planong menu for 1 week at nakalista na kung ano-ano bibilin ayon sa menu for 1 week. Kung nagtatrabaho ka, nagpaplano ka rin sa oras ng pagtulog. Personal devotion, pagising, para huwag matraffic, at kung ano ang gagawin pagdating sa workplace. Ako naman bilang pastor na naghahanda ng sermon, nagplano na ako ayon sa biyaya at gabay ng banal na espiritu na maituro ko ang buong Biblia, kaya book by book ang aking plano na ang mga sermon ko ay mula dito, simula sa Old Testament, tapos New Testament naman sa susunod, para lahat mapag-aralan natin sabay-sabay at matuto tayo. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon para sa ating buhay habang nasa pandemic tayo ngayon? Sa Biblia, makikita natin ang halimbawa ni King David na nagplano magtayo ng permanenteng templo para sa Panginoon pero hindi siya pinahintulutan ng Diyos. Ayon sa 1 Chronicles 22:8, pero itong sinabi niya sa akin, sa dami ng labanan na pagdaanan mo, maraming tao ang napatay mo, kaya hindi kita papayagang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Dahil pinagbawal na hindi sa David ang magtatayo ng templo, nagplano siyang tumulong sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga materyales at ihanda ang mga plano para sa pagtayo ng templo sa pamamagitan ni Solomon na sumunod sa plano alinsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya basahin po na ninyo ang 1 Chronicles 22:14-16. Maging ang lahat ng mga disipulo ni Jesus ay nagplano para ikalat ang magandang balita. Kung hindi sila nagplano at ikinalat ang magandang balita, tiyak hindi makakarating balitang yon, ang magandang balita sa atin dito sa Pilipinas. Nagpapaalala sa atin si James ng problema natin sa buhay bilang mga Kristiyano, at ito ay kailangan baguhin natin lalo na sa sinasabing lahat na new normal. Dahil dito, dadagdagan na naman ang variant ng COVID at iba't ibang klase na dumadating, stress, very stressful, nakakatakot, pero meron tayong matatag na pag-asa
sa ating Panginoong Yesus. Bilang mga mananampalataya, kinikilala natin si Kristo Yesus ay ang Panginoon ng ating buhay. Ngunit pagdating sa negosyo o pang-araw-araw na pamumuhay, pagtatrabaho, pag-aaral, madalas nating isinasantabi ang kalooban ng Panginoon. Parang si Jesus ay hindi talaga natin Panginoon kasi hindi siya natin kinukonsulta. Ginagawa natin ang ating pang-araw-araw na mga plano at hindi tayo humihinto at kausapin at kilalanin siya o humingi ng tulong o bumali sa kanyang salita para sa patnubay. Pero kinikilala natin siya sa espiritual na aspeto ng ating buhay. Ngunit hindi natin siya kinikilala o inaanyahan ang kanyang pagkapanginoon sa mga aspeto ng negosyo o pang-araw-araw na buhay. Ang mga plano natin ay dapat ayon sa kalooban ni Kristo Jesus ang siyang mapapatatag sa ating pag-asa na may katiyakan matutupad ang ating araw-araw na gawain at goal sa buhay. Tandaan natin ang sulat sa Hebrews 6 verse 19. Ito ang ating pag-asa na tulad ng isang angkla ng ating kaluluwa ay matatag at may katiyakan. Mga kapatid at kaibigan, kumilos tayo ng wasto at husto bilang Kristiyanong espiritual at madasalin. Ngunit, madalas tayo nakakalimot at kumikilos tayong tulad ng mga hindi born again sa pang-araw-araw na pumumuhay. Maging sa bahay man, sa eskwelahan, sa trabaho, o saan mga aspeto ng buhay. Sa hirap ng panahon natin ngayon, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon bilang mga tagasunod ni Jesus na baguhin ang ating mga kinakasanayang araw-araw. Ito pagkakataon para magsimula sa pang-araw-araw na gawain na umaasang magtiwala sa kalooban ng Panginoon sa 2022. Nang merong matatag na pag-asa sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Si James ay lumaki, nakasama sa bahay ang Panginoong Yesus. At pagkatapos na maniwala kay Jesus, siya ay nabago at naging pastor ng unang simbahang Kristiyano sa Jerusalem. Naniwala lamang siya na makita niya si Jesus na nag-resurrect at bakit na sa langit. Nakita niya yung kapatid niya pala ay Diyos, si Kristo Jesus, si ang Mesiya na matagal na nilang hinihintay. At sinulatan niya mga kapuhudyong Kristiyano ng mga praktikal na tagubilin kung paano mamuhay, kung saan ka man naroon at kung ano man ang iyong ginagawa sa buhay. Ang kalooban niya dapat ang nasa isip natin. Kung hindi siya kasama sa bawat bahagi at gawain ng ating buhay, ito'y pagtanggi sa ating pang-araw-araw na pagpaplano ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Maaring pagtanggi sa pagka-Panginoon ni Jesus o pagtanggi sa malinaw na mga utos ng salita ng Diyos. Ang mamuhay lamang ng walang malalim na pananampalataya sa Kanya ay isang kayabangan o pagmamataas sa Kanya at ito'y kasalanan. Ngayon na meron tayong new normal, ito na ang magandang panahon para sa atin na baguhin ang ugali at isukong ating pang-araw-araw na mga plano sa ating pinakamakapangyarihang Panginoong Jesus upang maging matibay at matatag ang ating pag-asa na nakaangkla sa Kanya. Merong apat na bagay ang ating matututunan sa payo ni James upang maging matatag ang pag-asa sa pagtupad sa plano natin. Number one, huwag magmalaki at isuko ang plano sa ating Panginoon. Ayon sa James chapter 4:13, hali kayo ngayon. Kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta ako, pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at kami mga ngalakal doon sa isang taon at kikita.
biro mo, itong businessman nato, nagplano siya. Kaya mga kapatid, huwag tayong magmalaki. Isuko natin ang ating plano sa ating Panginoon. Inilatag ni James ang modelo para paggawa ng mga plano sa bahay nang isulat niya ang liham na ito. Nagsusulat siya sa mga Hudyong Kristiyano na nagkalat at napunta sa ibang bansa dahil sa pag-uusig. Sila'y nasa krisis ng buhay dahil sa pag-uusig. At marami sa kanila ay kailangan ayusin ang mga paraan para makapagnegosyo. Alam nila kung sino ang kanilang mga kaaway at dito nabasa natin kung ano ang dapat nilang gawin. Pansinin natin ang limang action plans na gagawin at mangyayari. Sabi ng negosyante, ngayon o bukas ay pupunta kami. Fix na o tiyak na ang araw ng kanilang pag-alis para mangalakal. Pero hindi kinonsulta ang Panginoon sa planong pag-alis. Sa bawat plano, meron talagang eksaktong araw o date kung kailan sisimulan gawin. Pero ipinag-pray. Hindi nila ipinag-pray. Hindi nila inisurrender sa Panginoon o kinonsulta man ng Panginoon. Kaya siguro na isulat ito ni James. Dito sa Amazing Grace Mission Church, buwan ng October nagsisimula ng mga leaders ng plano sa bawat ministry na isasubmit sa council para pag-usapan ng church council at i-calendar ang bawat plano para sa susunod na taon. At alam kong lahat ng gumawa ng plano ay kanilang ipinag-pray ito at humingi ng gabay sa banal na espiritu. Ayon nga sa verse na ating napag-aralan, sabi ng negosyante, pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. So nakaplano na sila. Ang business na gagawin ayon sa verse ay mukhang noong panahon, ang tawag sa business nila ay barter. Ang barter ay isang lumang pamamaraan ng palitan ng kalakal. Ang sinaunang mga ngalakal ay kasama ang mga kasosyo sa negosyo. Dala ang kanilang mga paninda at magbibiyahe sa isang tinutukoy nilang lungsod at set up ng business. Pupunta sila kung nasaan ang mga potensyal na mamimili. Sa panahon natin ngayon ay online. Katulad ni Sierra Villanueva na merong CMNLL. Beauty products, si Carol naman. Lahat ng mabibili sa grocery, meron siya. Si Kiel at saka si Sasa. Si Kiel, photography. Tapos sa bahay nila, meron silang Big Scoops ice cream, yung Habis milk tea. Meron silang Hong Kong fried noodles, etc. Sila yung masipag mag-post. At sa palagay ko, sila ay nagplano at alam nila ang kanilang market. Baka meron pa mga members na meron online business, sabihin nyo lang at ipagpipray natin ito. At tayo ang mga prayer warriors nila na pagpalain ang kanilang business. Alam ko ipinagpray nilang business sila at nagbibigay sila ng tithes and offerings sa Amazing Grace Mission Church. Diba napakaganda nun? Hindi lang sila kumita, pinagpala sila ng Panginoon, nagbigay pa sila sa gawain ng Panginoon. And praise God, sapagkat ito'y pagkakataon ng kapaglingkod. Kapag ikaw'y binigyan ng business ng Panginoon, check, kailangan mo ang tulong niya at gabay niya. Ang plano nila, ayon sa verse 14, mangalakal. Ang plano ay mag-business. Pero kung anong klaseng dadalhin o ikakalakal ay walang sinabi. At mukhang wala silang planong tumira sa lugar. Ang practice ni James dito ayon kay Barnes Notes of Bible Commentary, tatagalog ko na lang po,
Ang practice na tinutukoy ni James dito ay dinadala nila ang mga produkto sa kanilang lugar, sa malayong lungsod, kung saan sila ay mananatili hanggang sa maubos ang kanilang dalang mga kalakal at bibili sila ng ibang kalakal, angkop para sa ibang malayong lugar na pupuntahan nila at doon naman mga ngalakal. At ang operasyon na ito ay paulit-ulit hanggang sa pagkatapos ng isang taon, ang negosyo ay masagana silang babalik sa kanilang bahay, ibibigay at magagamit nila sa kanilang pamilya yung kanilang mga kinita. Ayon sa verse, sila ay mga ngalakal lamang doon ng isang taon. So meron na silang fixed date, isang taon lang. Ito yung pang-apat na binanggit. Meron silang time frame at isang taon lang na mga ngalakal. Mabuti ngayon sa ating panahon, high-tech na, tatawag ka lang, magte-text ka lang, magpi-PM sa internet, ando doon na makikita mo sa Facebook, ando doon na pwede ka nang bumili at ng mga lakal. Nag-upgrade na sa panahon natin at hindi na mahihiwalay sa pamilya. Ikaw kapatid, meron ka bang time frame sa iyong plano? At sabi nga sa verse na ating pinag-aaralan, ang goal nila ay kikita ng masagana. Sa pag-aaral mo, patututo ka ba na masagana, maging handa ka? Para ikaw yung maging mabuting estudyante at pag nakapagtapos, magtatrabaho na. O kung ikaw man ay nasa trabaho, nagplano ka na rin ba? Na kapag ikaw ay nakapagtrabaho ng mabuti, meron kang kikitain at magagamit na iyong pamilya. Ayon kay Matthew Paul's commentary, sabi niya rito tungkol sa sinabi ni James, hindi kinukumbina ni James ang mga ngalakal na maglalakbay sa ibang mga bansa. Ngunit ang kanilang ipinangako sa kanilang sarili na ipagpapatuloy nila ang kanilang buhay at tutuparin ang kanilang mga plano at magtagumpay ng walang paggalang sa kalooban at direksyon ng Diyos, na para bang ang kanilang mga oras at kanilang gawa ay nasa kanilang sarili mga kamay, hindi sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, ipagkatiwala natin lahat ng ating gagawin sa ating Panginoon, ano man itong ginagawa natin. Sapagkat siya lang ang pag-asa natin sa ating buhay. Ayon naman sa Gill's exposition of the entire book, entire Bible, ayon sa kanyang exposition, sabi niya, sinasabi ni James na hindi dapat lutasin ang kanilang pagplano ng negosyo nang hindi kinukonsulta ang Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Hindi nila isinasaalang-alang ang kawalan ng katiyakan at kahinaan ng buhay ng tao. Hindi rin dapat mangako at tiyakin sa kanilang sarili ang tagumpay at makinabang sa kayamanan na parang ang mga bagay na iyon ay nasa kanilang sariling lakas at hindi umaasa sa pagpapala ng Diyos. Sinulat ni James sa mga salitang ito upang bigyan ng babala ang mga Kristiyano sa prinsipyo na dapat maniwala na si Kristo Jesus ang kanilang Panginoon ng buhay. Dahil siya ang Panginoon ng ating buhay, kailangan kausapin mo at isurrender ang planong ito sa Kanya. Pansinin ang sinabi ni James, halik kayo ngayon, kayong nagsasabi. Halos sabihin ni James na ngayon, tumigil ka muna at isipin ang ginagawa mo. Ilatag mo ang lahat ng iyong mga plano na parang may katiyakan sa kanila, na parang ginagarantihan mo na ang plano mo ay magiging matagumpay, na parang ikaw ang may kapangyarihan. Sa mga nagpaplano, ilatag po natin muna ito sa Panginoon. O
ngayong gabi ka magpaplano, tapos bukas mo nang gagawin, maling plano yon. Ang payo ni James tungkol sa matatag na pag-asa na matupad ang plano natin, number one, huwag magmalaki at isuko ang plano sa Panginoon. Sapagkat, number two, ang buhay ay parang singaw na lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sabi niya sa verse 14, Bilman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang naganap bukas. Ano ang magaganap bukas? Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Kung isipin mo nga ang ating kasalukuyang sitwasyon nang dahil sa pandemic, ang ating plano sa Amazing Grace at Foundation, biglang hindi nasunod. Ganon din ang mga businesses ng buong mundo. Parang singaw na biglang nahinto at nagsara. Ang Panginoon lang ang nakakaalam kung anong mangyayari sa hinaharap. Sa bagong news kaninang umaga at kagabi na narinig ko, ang dami ng bansa nagla-lockdown dahil sa bagong pinagsama nila yung Delta at saka Omicron, Delmicron yata yung nasabi, narinig ko, na siyang kumakalat ngayon na malalang nangyayari. Sabi nga ni James sa verse 14, huwag kang makipagsapalaran sa lahat ng plano mo. Pero hindi nyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumitaw at pagkatapos ay naglaho. Katulad ng parabol o talinghaga ng mayamang hangal sa Luke 12:17-20, basahin po natin ang versikulo, na pag-isip-isip niya sa sarili, ano ngayon ang gagawin ko? Sapagkat wala na ako mapaglagyan ng aking mga inaani. Verse 18, gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ako ng mas malaki at doon ko iimbakin ang aking mga anit ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, marami ka ng ari-arian na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magpakasaya. Subalit, sinabi sa kanyang Diyos, hangal, sa gabing ito, babawiin sa iyo ang iyong buhay. Kanino ngayon mapupunta ang iyong mga inihanda? Paalala sa atin ng Panginoon kung bakit siya tinawag na hangal. Sa Luke 12:21, ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman, sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, napapansin ko sa ibang Kristiyano, pag walang trabaho, hihingi ng prayer, pray. Pero pag meron ng trabaho, nakalimutan ng Panginoon. Hindi na nagsisimba, wala ng ministry, wala ng Bible study, wala na rin personal private devotion sa Panginoon. Kasi kung meron siyang personal devotion sa Panginoon, nag-aaral ng Biblia, hindi niya kakalimutan ang pagsasama-sama, ang fellowship ng mga mananampalataya. Mag-aaral siya ng salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang mayamang hangal na nagplano ay para sa kanyang sarili lamang. Nakalimutan niya ang isang bagay, hindi siya Diyos. Hindi niya alam ang hinaharap o makontrol ang mga pangyayari. Mapangahas niyang inilaan para sa kanya ang lahat maliban sa magtiwala sa Diyos na merong kapangyarihan at nawala ang lahat sa isang gabi kasama na ang kanyang sariling kaluluwa. Mga kapatid, ang ating buhay ay parang katulad ng mayaman na malakas at pagkatapos wala na. Kaya ayon sa Isaiah 2 verse
22. Huwag tayo magtiwala sa tao. Mamamatay lang din sila. Ano ba ang magagawa nila? Proverbs 27:1. Huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas, sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na iyon. Kaya't dahil sa walang katiyakan sa buhay, ano ang dapat natin gawin? Dapat ba tayong tumigil sa paggawa ng mga plano? Dapat ba tayong walang gawin at walang pakialam sa mga pangyayari at sumabay na lamang sa daloy ng kapaligiran? Hindi. Dapat pa rin tayong gumawa ng mga plano. Mga kapatid, ang bahay ni James tungkol sa matatag na pag-asa na matupad ang plano natin. Number one, huwag magmalaki at isuko ang plano sa Panginoon. Dahil ang buhay, number two, ay singaw na lumilitaw at pagkatapos maglalaho. Kaya, number three, anong dapat gawin? Isuko ang plano ayon sa kalooban ng Panginoon, James 4:15. Sa halip ay dapat nating sabihin, kung luloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Sinasabi ni James sa atin na ito ang sabihin mo. Panginoon, ito po ang plano kong gagawin. Kung kalooban po ninyo at papayagan akong magnegosyo o pumunta sa US para mag-doctorate, mag-aral, o kukunin ko pong negosyo, a kurso ay accounting, medicine, o magpulisman, o kung ano pang kalooban ninyo sa aking buhay, tulungan niyo po ako. Gabayan niyo po ako ayon sa inyong kalooban. Ganito yung sinasabi nating magtiwala. Kasi isusuko natin ang ating plano sa Panginoon. Kasi siya lang naman talaga ang pwede natin tawagan eh. Walang iba. Iyan ang dapat nating gawin. Ang mga sulat ni Paul at maging sa Book of Acts tungkol sa kanyang missionary journeys, mapapansin mo na kung paano niya ginagawa ito. Patuloy siyang pumupunta sa iba't ibang lugar pero lagi niyang sinasabi ang kanyang mga plano sa kanyang mga kapwa Kristiyano. Ngunit, maingat niyang sinasabi na ang lahat ay ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin natin na Acts 18:21. Ngunit sinabi niya nang siya ay nagpaalam sa kanila, babalik ako sa inyo kung lolooben ng ating Diyos. 1 Corinthians 4:19, sabi niya, ngunit ako'y darating agad sa inyo kung lolooben ng Panginoon. 1 Corinthians 16, verse 7, ayaw kong maging sandali lang ang ating pagkikita kung lolooben ng Panginoon. Ibig kong magtagal-tagal dyan na kasama ninyo. Dapat nating gawin ang ating mga plano na may isang kumpletong pagsuko sa kanyang sovereignty, sa kanyang kapangyarihan. Kapatid at kaibigan, ibigay natin sa kanya ang ating mga plano para sa kanyang kumpletong pagwawasto at gabay sa ating gagawin. Ang payo ni James sa matatag na pag-asa na matutupad ang plano natin ay number one, ulitin ko, huwag magmalaki at isuko ang plano sa Panginoon. Dahil number two, ang buhay ay singaw na lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Kaya dapat, number three, isuko ang plano ayon sa kalooban ng Panginoon. At number four, tanggihan ang pagmamalaki. Kung ikaw man ay maging sumikat, lumaki, yumaman, tanggihan, huwag magmamalaki. Nagpatuloy si James sa pagsasalita tungkol sa Kristiyano na gumagawa ng kanyang plano nang hindi kinikilala ang soberenya and sovereignty of God. As sinabi niya sa verses 16 and 17, subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki
ay masama. Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ay kasalanan sa kanya. Ito'y isang mabigat na pag-rebuke. Hindi lamang sinabi ni James na gumagawa tayo ng mga plano ng walang pagpapasakop sa Diyos ay isang masamang kapabayaan o pagkalimot. Ito ay usapin ng kayabangan. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ang pandemic na nararanasan ng buong mundo ay dapat maging isang leksyon sa ating lahat. Walang sino mang nakakatiyak sa kanyang plano. Ang lahat ng mga bagay ay wala sa ating kontrol. Kahit ng isang maliit, hindi nakikitang virus ay binago ng malaki ang buong mundo. Ang magplano at kumilos at magtrabaho na parang okay lahat ay mangyayari ayon sa kagustuhan mo at kayabangan at pagmamalaki. Ito'y isang maling pag-uugali. At nangunguhulugang ito na kailangan nating gawing ugali ng buhay ang magpasakop o ibigay ang ating plano sa Panginoon. Ipagkatiwala sa pamamagitan ng pananalangin at umasa sa kanyang sobrenya sa lahat ng mga bagay. Kaya tinapos si James ang mensahe niya para sa lahat sa verse 17. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa ating Panginoon at sa Kanya. Sa iyong sarili, kasalanan natin ito. Kaya't ito ang panahon na ayusin at alamin ano ang dapat bigyan ng prioridad. At muling ayusin ang mga detalye na pang-araw-araw na buhay. Ito ay pagkakataon upang makagawa ng mga pagbabago ayon sa kalooban ng Diyos. Magplano, pagising, kung ano ang una mong gagawin, hanggang matulog, ano ang iyong gagawin sa buong maghapon. Pagplanuhan ito. Siguraduhin natin na ang pinakamagandang pagbabago sa ating buhay ay magkaroon ng ugaling mapagkumbabang isuko ang lahat ng mga plano sa ating pinakamakapangyarihang Panginoon. Siyempre, gawin natin ang ating mga plano, ngunit isurrender natin sa Kanya ang mga plano tuwing gagawin natin ito. Nais ko magtapos sa bersikulong mababasa sa Proverbs 3:5-6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat na iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Tayo manalangin. Ama, ang bawat isa po sa amin ay may kahinaan, may mga pagkukulang. Kailangan ka namin. Tulungan niyo po kami na bawat plano ng aming buhay ay aming isuko sa inyo. Kayo po ang maging gabay. Kayo po ang magtumulong sa amin. Kailangan ka namin sapagkat wala po kang magagawa kung wala po kayo. Ang inyong presensya, ang inyong tulong. Kailangan ka namin. Isinusuko po namin ang bawat plano na sa aming isipan. Ang bawat gusto namin gawin, isinusuko namin sa inyo. Na sa bawat isang ito, bawat plano na aming magawa o gagawin, mabigyan po kayo ng kapurihan. At matuwa po kayo. Tulungan niyo po kami na huwag namin kayo masaktan ang inyong damdamin. Sorry po kung nasasaktan namin ang damdamin ninyo. Hindi namin natutupad ang inyong kalooban. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Tayo po ngayon ay magkakaroon ng sabayang pananalangin na pangungunahan ni Catherine, ni Watson, at ni Merla. Tayo po ay magkaroon ng sabayang panalangin at ako po ang magtatapos.